Ito na naman tayo ngayon. Good day, sir. Mga sir, ang topic natin ngayon, OWS. Ibang ang brand maker, River Trace Smart Cell 15 ppm oil monitor. Bago natin simulan, etong OWS, ang tinitrigger nito, isang solenoid lang, yung three-way valve. Ibig sabihin, pag 15 ppm below, ibig sabihin normal, ang valve position papuntang overboard. And then, pag 15 up, it means mag-shift siya sa bilge holding. Check muna natin, 0.1 dapat yung reading sa monitor. Tapos yung alarm, naka-off, off. Okay? Nandyan din yung date kung kailan nag-a-alarm. Etong sa taas, plunger. Ito yung pang-simulate. Ibig sabihin, pag pinindot mo yan pababa, magde-detect siya doon, plunger detected. Means, nagsasimulate ka. Try natin. Detected yung plunger. Tapos bibitawan mo yung plunger ngayon para kusang bababa ng reading. Ito yung three-way valve. Sabi ko kanina, isang solenoid lang siya, pero yung position nagkakambyo. Pwedeng sa overboard, pwedeng sa bilge holding. Antayin lang natin na bababa hanggang 15 until 0. Babantayan natin hanggang 15, kailangan yung alarm on. Ito, 1 at saka 2. Pagdating ng 15 below, kailangan mawawala siya. Ibig sabihin, good yung OWS monitor natin, oil monitor. Sa part na ito, A1 at saka A2, naging off na. Ang position ng valve sa overboard, nagdidiskarga. Oil reading 0-0. Sa experience ko, kadalasan chinecheck yung reading nito. At saka 0-0 ppm. Kailangan si 0-0 ppm. And then, yung certificate. Kung magkatugma ba yung serial ng unit. At saka yung selyo. Mga selyo sa balbula, kailangan nakalista din kay chief engineer. Yung number ng selyo, kailangan nagkakatugma at saka pag magpalit, nakalista. Additional reminder lang, pag halimbawa, nag-change over yung valve, silipin nyo talaga yung indicator. Baka indicator hindi sumasama. Ibig sabihin, yung spindle ng valvula, hindi na rin nasama.